So ngayon mga kamaintek, ituturo ko sa inyo kung paano tumagal malobat yung battery ng phone natin. So isa tong sikreto guys sa phone natin na baka hindi nyo pa alam or alam nyo na pero hindi nyo pa nasubukan. So make sure lang guys sa panoorin nyo yung video nga matapos para malaman nyo kung paano tumagal malobat, maging makunat at talaga magamit na mahabang oras yung battery ng cellphone natin. Hindi natin maiwasan na minsan, napakabilis lang malobat ng phone. Halimbawa kaka-charge mo pa lang, full charge siya, automatic kahit di mo ginagamit, nagbabawas kagad yung kanyang battery percentage. Minsan naman pag nag-open ka ng mga social media apps, naglalaro ko ng mga games, sobrang bilis ma-drain ng ating battery. So yung ituturo ko sa inyo mga kamaitek is talagang effective at 100% gagana sa inyo, talagang tatagal malobat yung battery ng phone nyo. Una natin gagawin, kailangan muna natin pumunta sa settings ng ating cellphone. Once na makita mo na yung settings, click mo lang. So eto yun, click lang natin. Once na maklik nyo na yung settings, hanapin nyo dito sa baba yung About Phone. Sa ibang device nakalagay, About Device. Kung yung makita nyo guys, About Phone or About Device, same lang yan. Pero sa akin, yung phone is Tecno po ba to, hindi About Phone or About Device yung nakalagay. Nakalagay sa akin yung My Phone. So tandaan nyo guys ha, depende yan sa unit ng phone. Minsan nakalagay, About Phone or minsan naman About Device. Pero sa akin, My Phone. So click lang natin yan. Once nandito na kayo, hanapin nyo lang dyan yung build number or sa ibang device nakalagay software version. So, sa akin nakalagay dito is yung build number, okay? So tandaan nyo guys ha, sa ibang device, once na maklik mo yung about device or about phone, hanapin nyo dyan yung build number. Once na hindi nyo makita yung build number, hanapin nyo yung software version. So once na makita nyo na yung build number or software version, ang gagawin nyo lang, itap nyo lang siya ng 7 times. Yes guys, 7 times itatap natin yung build number or software version sa ating device. So itatap ko siya ng 7 beses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Automatic guys, pag tinap mo siya ng 7, lalabas yan. Kailangan mo dito ilagay yung screen password mo sa cellphone mo para ma-open natin yung developer option. Once na malagay mo na yung screen password ng phone mo, automatic lalabas dyan yung you are now a developer. Ibig sabihin lang, activated na yung developer option sa inyong device. Once na maback nyo na at andito na kayo ulit sa may settings, ang gagawin nyo lang, hanapin nyo sa pinakataas ng settings yung parang search bar dyan or search engine. So ito yun, i-click mo lang yan, then i-type mo lang dyan yung developer option. So once na mag-type ka, automatic lalabas ka agad dyan. Once na ma-activate mo yung developer option at clinic mo ng 7 times yung build number or software version. So ang gagawin mo lang, click mo lang itong developer options dito, click natin. Ngayon para tumagal malobat, maging makunat at talaga magamit na mahabang oras yung battery ng phone natin, hanapin natin sa baba yung sa apps, yung category ng apps. Sa baba niyan, meron diyang background process limit. Kung mapapansin nyo guys, yung default na nakalagay dyan is standard limit. So ang gagawin natin, dapat iset natin yan sa ibang settings. So click lang natin itong background process limit. Once maklik na natin yan, ito yung makikita nyo. Nakalagay dyan yung standard limit, which is yung default na pinili dito. Then yung no background processes, at most 1 process, at most 2 processes, at most 3 processes, and at most 4 processes. Ngayon guys, ang gagawin nyo, iset nyo siya sa may no background processes. Ngayon syempre magtatanong kayo, once naset mo yung no background processes, anong mangyayari? So once na maset mo yan, ang mangyayari is, halimbawa in-screen up mo yung cellphone mo, automatic hindi gagana yung mga application, yung mga games, at yung mga notification na pumapasok sa ating device. So ibig sabihin lang, once na naka-screen up yan, matipid sa battery. Kasi nga, automatic pag nag-screen up, hindi gagana lahat ng mga application, ng mga games, mga running up sa background, na nagiging isa ni kung bakit sobrang bilis malobat ng phone natin. Pero kung nakalagay yan sa standard limit, kahit na naka-screen off yung ating device, automatic nagkukonsume yan ng battery, yung mga running up sa background, nagkukonsume yan at yun yung nagiging isa ni kung bakit nadidrain yung battery ng phone natin kahit na hindi naman natin ginagamit. So ang gagawin natin guys, iset natin sa may no background processes. Tap lang natin itong bilog sa katabi. Automatic guys, once na matap mo na, yung nakaset na dito sa may background process limit is no background processes. So dahil dito guys, tatagal na malobat, magiging makunat na yung battery nyo at magagamit nyo na ng mahabang oras yung battery sa cellphone natin. Sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, Tech PH, thank you and God bless all.